Magandang-magandang araw sa ating lahat. Saan man tayo sa mundo, mga kababayan. Nandito naman tayo sa Jurdsar Vlogs. Pero bago ang lahat, as usual, palakpakan natin ang ating mga sarili para masaya. Hindi po magandang balita ito para po sa partido ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Dahil 4 hanggang 5 kongresista na lang ang matitira sa PDP Laban. Naglipatan na sila. Yung mga membro ng PDP Laban na 65 dati noong nag-umpisa ng 19th Congress. Ay nako, yan kasi. Patuloy ang exodus sa PDP Laban kung saan posibleng 4 hanggang 5 kongresista na lamang ang matitira. Dito sa mga susunod na araw, ito ang malungkot na inihayag ni Surigao del Sur Representative Pimentel. Siya po ay Deputy Secretary General for Mindanao ng PDP Laban na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan kasi sinasabi ko, dapat tigil-tigilan naman ni ex-president Duterte yung bunganga niya, kasi kaya yan tuloy, naglipatan na tuloy ang mga membro ng PDP Laban na siya po ang presidente. Dagdag pa ni Pimentel na sa kanyang isinasagawang headcount ay naiiniwala siyang 4 hanggang 5 sulons na lamang ang matitira sa partido, kung saan mayorya sa mga mambabatas ay naglipatan sa partido ng Lakas CMD. Kung hindi ako nagkakamali, itong Lakas CMD ay pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez. Yan, tama po. Si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang tumatayong pangulo ng Lakas CMD na siya ngayong nangungunang partido. At nabatid na nasa 15 na lamang ang membro ng PDP sa Kamara, kung saan sa pagsimula ng 19th Congress ay nasa 65 ang mga mambabatas na kasapi nito, mga kababayan. Sinabi din ni Pimentel na nakatakda rin siyang lumipat ng partido, pero hindi muna binanggit kung sa Lakas siya sasapi, at sinabing abangan na lamang ang susunod na kabanata. Malamang tuwan-tuwa ngayon si Manny Pacquiao, dahil kung ating natatandaan na membro rin or official din si Manny Pacquiao, dating Senador Manny Pacquiao ng partido PDP Laban. Pero dahil nagkaroon sila ng iringan ni Cusi, yung Secretary of Energy noon panahong ni Duterte, kaya nagkawatak-watak ang partido PDP Laban. Malamang tuwan-tuwa ngayon si Senador Pimentel at Manny Pacquiao na sila po ang magkakampi sa nahating PDP Laban noon bago mag-eleksyon ng nasyonal. Nabatid pa na sa panahon ng rehimen ni Duterte ay umabot sa 120 ang membro ng PDP Laban. Ang sabi pa ni Pimentel, ganoon talaga siguro ang kultura ng politika natin dito sa Pilipinas. Kung sino man ang nasa puwersa ay doon po dumadagsa ang mga politiko. Diba ganyan talaga ang politika dyan sa Pilipinas or dito sa Pilipinas? Dahil kung saan ang malakas, doon po sila. Parang paniki lang yan. Alam nyo yung paniki? Kung saan yung makakain nila, doon sila nakalambitin. Ganyan ang estilo ng politika dito sa Pilipinas. Kung saan ang malakas, kung saan ang nagbibigay ng kung ano-ano-ano proyekto, doon sila nakakapit. Kaya yan tuloy.
anong mangyayari ngayon sa PDP laban ni ano ni Duterte? Na tatay yung hindi natin alam, baka tatay yung anak niya na si Vice President Sara na magiging kandidato ng para presidente sa 2028. Kaya abangan lang natin kung sino ang ilalaban ng lakas si MD sa darating na presidential election sa 2028. Siguro baka magkalaban na yung CMD at saka PDP laban. Sa total, naalala natin kung naalala natin na umalis na rin bilang opisyal si Vice President Sara Duterte sa lakas CMD. At ngayon, ang lakas CMD ang malakas. So, ibig sabihin baka magkakaroon din ng sariling kandidato ang sa pagkapangulo ang lakas CMD later on. At kung lilipat si Vice President Sara sa PDP laban, siguradong magkakabanggaan yung dalawang partido, mga kababayan. So, ating subaybayan ang mga nangyayari dito sa Pilipinas regarding po sa politics. Isa pang balita, mga kababayan, higit 1.1 million inalis sa purpose ng DSWD. Mahigit 1.1 million beneficiaryo ng purpose o pantawid pamilyang Pilipino program ng DSWD ang na-assess na non-poor sa ilalim ng listahan tatlo ng National Household Targeting System for Poverty Reduction. Ayon kay Chairman DSWD Rex Gatchalian, umaabot sa 760,000 beneficiaries ang pananatilihin ng DSWD sa listahan ng purpose. Ang purpose ay bahagi ng estrategiya para mabawasan ang kahirapan sa bansang Pilipinas at magkaroon ng maayos na human capital investment program ng gobyerno na nagkakaloob ng conditional transfer para sa mga kwalipikadong household. Sana naman na iscreen ng maigi, salahin ng maigi ang bibigyan ng purpose, dahil alam naman natin dyan na may mga palakasan. Kung sino ang malakas sa mga politiko, sila po ang nabibigyan ng purpose. Sana pantay-pantay ang pagtingin ng bawat politiko na nag-a-assist sa mga bibigyan ng purpose. So, yan lang po mga kababayan. Again, George Sar Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify tayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Salamat po ng marami.